God bless po sa ating lahat, mga ka-farmers. Nandito po ako sa inyo para ituro po yung pagtatanim ng lemongrass o tanglad sa mabilisan na pamamaraan. Ginawa namin dito, ay nilagay namin dito sa isang bote ng plastic. Nilagyan namin dito ng mga 1 inch na tubig. Ito, dito na sa ngayon, tumubo sa loob ng 7 araw. Ngayon, makikita mo nyo po dito, yan, tumubo na po siya. Ito yung mga ugat na kulay puti. Karamihan po kasi pag nagtatanim nito ay matagal tumubo. Kaya ang ginawa namin dito sa practice sa aming farm ay nilagay namin dito sa tubig para mas madali siyang mabuhay. Kaya ito ngayon, after 7 days, ito na siya ngayon. May mga supling na siya. Ating itong itatanim sa dito sa pot container para dito natin siya pa yabungin. Ito po siya nga. May mga semilya na po siya. Ngayon, ituturo ko po sa inyo ang pagtanim. Lagyan natin po siya dito. Ito, stick. Stick ng kawayan. Lalagay natin po siya dito sa ating nilagay na taniman. Ito ay battle. At po yan, tutusok natin. Kasi ito po ay magiging kapitan ng tatrim nating lemongrass o tanglad. Kasi tatrim lang natin ito, mababaw. Hindi po natin siya malalim dahil meron na siyang ugat. Kaya tatrim natin dito siya, mababaw lang. Para dikit po dyan sa kanya. Ito siya ngayon. Sa isa lang po siyang itatanim. Mababaw lang po yung pagkatanim nyo para madali siyang mabuhay. Dahil meron na siyang mga tubo. Bawat isang container po, plastic container, isa lang po ang ilalagay natin. Tatalian po siya. In case man pong may dumana na mga manok o pusa, hindi po siya magagalaw. Talian natin po siya isa. Pwede naman po yung gawin pag maliit. Pwede gawin natin po yun ng dalawa na tanim. Ito po, pibili natin ng dalawa siya. Talikuran. Okay lang po yan. Ganun po natin pagtanim ng lemongrass o tanglad sa pabilisan na parampara para madali siyang mabuhay. Karamihan kasi nito may nagtatanim na ang kwento, hindi daw sila nakapabuhay ng tanglad. Ito po, dinalawa ko para makita niyo po na pwede yung dalawa na itanim. Tali nyo lang po para hindi siya magalaw. Pero natin ito itali. Fix nyo natin yan para mapit yung ugat. At atin pong didiligan. Para kumapit na yung ugat. Ito po pala ang ginamit ko ditong material sa pagtanim ng lemongrass o tanglad. Ito ay combination ng sodas at ipa. Yung nabubulok ng ipa na ng palay galing sa molino, yung kinumpos ko dito para yung lupa niya is malambot. Ito po siya ngayon. After 1 month o 2 months, ipapakita ko po sa inyo to kung kaano na po siya yabong. Bali po pala, pagtanim nito, kailangan po natin siyang dito may butas. Tingnan mo siya dito. Ito siya, may butas. Kasi po, yung tendency ng butas, kumapuno ito ng tubig kung sakaling lalagay nyo sa labas. Pag napuno ng tubig, lalabas din yung tubig. At ito naman, bakit hindi natin tinilagay sa lalim? Kasi kailangan meron siyang tubig na matitira. Hindi ko lang gagamitin para
paling may ugat na ano, aabutin niya yung tubig. Kaya yung pagbubutas po, kailangan dito, mga 2 inches, hindi sa ilalim para mayroong ma-stop na. Ito na po yung itinanim natin na lemongrass, so tanglad dito sa plastic container. After po ng mahigit isang buwan kalahati, ito na po siya. Marami na po siyang sibling na nailabas dito. Ito po yung lemongrass na itinanim natin. Ang kagandahan po nito, pagtatanim sa plastic container sa urban gardening, ay makatulong dito sa atin lalo na sa pagluluto. Ito ay makatipid tayo at hindi na tayo bibili kung kinakailangan natin ng lemongrass sa pagluluto. Kaya maganda po magtanim sa mga plastic container kung mayroong tayong bakante sa ating bahay, ay magtanim po tayo. Yun lang po mga farmers, sa pagtatanim ng lemongrass, ito po yung result natin. Maraming salamat po sa lahat.